mismong si President Bongbong Marcos na ang nagsabi noon pa man na mukhang dapat meron pa ring schools na blended learning pa rin by November. Taliwas yan sa target sana ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na mag full face-to-face classes na next month. Pero sa latest statement ni VP Sara, mukhang umaagree na siya kay PBBM. Magbabalita si Marian Enriquez. Sa lahat naman ng lugar, no, hindi lang sa eskwelahan, even sa ating mga workplaces at iba pang mga establishments, meron talagang COVID. Yan ang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte nang tanungin tungkol sa mga reported COVID-19 cases sa mga eskwelahan. Sa gift-giving activity para sa daycare students sa Mandaluyong City kahapon, iginit ni VP Sara na importante na nasusunod talaga ang health protocols. Ang mahalaga lang sa pandemic is that we ensure that yung bakuna ay available para sa ating mga citizens. And pangalawa, yung gamot na molnupiravir at Paxlovid. Pangatlo, yung ating critical care capacities ng ating mga hospitals ay hindi na overwhelmed. Sa tanong kung tuloy ang planong full implementation ng face-to-face classes sa Nobyembre, sa ngayon ay meron pa pong discussions at the cabinet level kung bibigyan pa rin ba ng options ang mga schools with regard to kung anong klaseng distance learning or mag-i-implement ba sila ng blended learning. So meron kaming report na ginagawa ngayon para sa Pangulong Marcos at makapag-desisyon siya kung ano po yung ways forward natin with regard to the options na binibigay natin sa ating mga eskwelahan. Sa 100 days naman ang pamumuno niya bilang kalihim ng Department of Education, sabi ni VP Sara, accomplishment ang pagbabalik classroom ng mga bata. Napakahalaga na nabalik natin ang option na iyon sa ating mga eskwelahan ang mag-conduct ng 5 days in-person classes. And meron tayong mga schools right now na ganun nga yung ginagawa nila dahil nakita din nila na mas napapadali ang pagtuturo nila kapag 5 days in-person classes. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.